Magandang araw mga ma'am, sir. So ito po yung ating option para sa mas malaking power output na inverter generator. So ito po ang ating Philking 9000. Inverter, ATS, remote, carbon monoxide sensor, dual fuel. Ayan, sobrang kargado na nito mga ka-Best Buy. So para sa specs ito, makikita natin dito. So kapag sa gasoline, meron tayong 9.5 maximum power, tapos yung kanyang running is 7.6. So mas malakas pa ito kaysa sa ating mga 10 kVA na diesel generator. Kasi yung ating mga diesel generator na 10 kVA, air-cooled, yan ay tumatakbo lang ng mga 6.8 yung kanyang mga rated power. Yung toong power niya, no? So ito, 7.6 yan talaga yung totoong running power niya. Tapos 9.5, pwede mong isagad hanggang dyan. Pero mga surges lang dapat yan. Yung running niya is 7.6 lang. So sa kapag LPG naman yung ginamit natin na fuel, so meron siyang maximum na 7 kVA and 6.5 naman yung kanyang running. So ito medyo close naman siya. Kasi mas malakas talaga yung may output power ng mga gasoline kasi mas malakas yung sumabog kumpara dito sa LPG. So may rated power siya na 220. And sa amperes naman niya, 34.5 sa gas and 29.5 sa LPG. Mas mahina talaga yung may output ng LPG. Pero kagandahan naman dito, napaka-safe naman ng container niya ng ating fuel. Tapos napaka environment friendly ng ating LPG kumpara sa ating gasoline. Okay, so ayan, so everything is basic na lang tulad itong DC output and yung kanyang power factor 1, basic din yan, standard yan sa mga ganito kaliliit. So ang kanyang timbang nga pala is 110 kilograms. Okay, so balik tayo dito. So yun na nga po ang nabanggit ko kanina, dual fuel na siya. Pwede siya sa LPG at pwede rin siya sa gasolina. So ito nga po pala, katetest nga lang po namin ito actually. And later po ibibigay namin sa inyo yung detalye para kung paano siya buhayin at kung ano yung kung gaano siya katahimik mga ka-Best Buy. Sobrang ganda nito mga ka-Best Buy. Kahit ako, na-amaze ako dun sa tunog niya. Napakatahimik, napakalaking generator nito pero napakatahimik at saka napaka-stable ng kanyang makina. And then meron siyang economy on and economy off yung idle control natin. So mas matipid kapag naka-idle on. Tapos mas malakas naman yung power na ibinibigay or mas mataas yung RPM kapag naka-idle off. And then meron siyang parallel connector or parallel connection. So ang purpose niyan, if ever na kailangan natin ng mas malaking power, so 9.5 ito, pwede nating gawing 19 kVA. So imagine niyo kung gaano kalaki 19 kVA na diesel generator, ano, almost 500 kilos na 'yon, tapos isang dipa ang haba, tapos isang metro ang tangkad. Ganun kalaki, tapos 500 kilos nga 'yung kanyang timbang. Ganun kalaki 'yung mga diesel generator na mga 15 kVA pa lang 'yun, ha. Samantalang ito, kapag pinagsama natin ito, makakaproduce siya ng 19 kVA. Samantalang napaka handy pa nito, napaka portable nito kasi kahit isang tao lang kayang i-transfer ito eh. Yun nga lang, hindi siya pwedeng buhatin ng isang tao pero kayang-kaya siyang i-transfer ng isang tao lang. Gawa ng meron siyang handlebar at meron din siyang gulong. Ayan, oh. So, diretso tayo. Ito po ang kanyang ATS port. So, automatic na nabubuhay at automatic na mamatay din po siya, no? Kapag meron tayong ATS box. So, coming po yung kanyang ATS box pero test natin sa ibang ATS ito, gumagana din siya, nabubuhay ng kusa at namamatay din siya ng kusa. Yan po ang kagandahan dito sa generator nito, talagang jump pack na talaga siya. Furthermore, ang starting po nito is electric start, which is push start siya na parang sasakyan lang. Tingnan niyo naman kung gaano siya kaganda mga ka-Best Buy. So ganun siya kinis, para siyang sasakyan talaga yung style niya, 'di ba? Ganyan yung mga top of the line natin sa mga sasakyan. Ito po tayo sa iba pang nakakalagay dito sa
panel niya. So meron siyang DC breaker para sa 12 volts. Tapos yung bawat ano niya, bawat 30 amperes na 220 output niya ay meron siyang sarili-sariling breaker para if ever na magkaroon ng shortage or overloading, nagtitrip siya dito pa lang sa kanyang mga socket. So hindi siya naka base lang dito sa ating main breaker. So each of the 30 amperes na socket niya is meron siyang dedicated na 30 amperes din na breaker. Ayan. So if ever na magkaroon ng shortage dito sa linya na to, automatic na siyang magti-trip, tapos pipindutin lang natin para mag-run uli. So meron siyang dalawang 220-30 amperes. Ayan nga. And then meron pa siyang utility na 2.1 and 1 ampere na USB. And siyempre, kapag malakasan na, ito na ang 220-50 amperes RB type socket. So ganyan siya kalapit mga ka-Best Buys, no? Ang laki niyang 50 amperes na yan. So yung 50 amperes na yung computin natin, ito yung magiging magiging power na kaya niyang ilabas. Okay? So itong ating breaker, main breaker natin, kapag naka ATS tayo, dapat naka-on lang siya, nakataas lang. So ito yung ground naman natin para pag gumamit tayo ng parallel connection, i-ground natin siya. So ito naman yung kanyang LPG inlet, natatanggal po 'yan. So hindi mo na natin tatanggalin kasi i-test po natin ito mamaya. And dito naman sa kanyang digital display, napakalupit, oh. Wala ka nang hahanapin dito. So meron siyang hours, running hours, meron siyang voltage, meron siyang load, yung ginagamit mo mismo. Yung voltage natin is 220 volts. Yung running hours natin, ayan na. Tapos frequency, yung power niya. So kapag bukas siya, naka-on yan. Tapos kapag overload, mag-sign din yan. And kapag low oil, ito po ay kusang mamamatay na kapag mababa na yung oil level niyo. Pero wag na lang sana natin paabot niyo pa sa low oil level, ano? Make it sure na regularly check ito bago natin i-start yung ating mga generator para mas mahaba yung kanyang maging performance, yung lifetime nitong ating mga generators. Wala namang kasing magtatagal na generator kung hindi natin inaalagaan. Kung pinapabayaan natin ang generator, kahit anong brand pa yan, hindi yan uubra, hindi yan magtatagal. Pero kapag inalagaan natin yan, kahit yan ay pipitsugin lang, magtatagal talaga yan. Not unless, kung talagang mahinang klase lang talaga yung generator na nakuha ninyo. Siyempre, malaking factor pa rin yung service or after service, after market ng mga generators na binili nyo. Dito sa Best Buys Mindoro, hindi kami tumatalikod sa mga responsibilidad na meron kami. Lalo na ito pa yung Phil King, kami ang nagdadala nito dito sa Pilipinas. So, hindi namin kayo pababayaan. Yan po ang pangako ng Best Buys Mindoro para sa Phil King brands. Okay? So dito po sa tangke, ang laman ng tangke naman natin is meron siyang whooping 26 liters of gasoline or 6.9 gallon. So ganun siya kalaki. Talagang tatakbo siya ng medyo disente para sa pangangailangan ninyo. So ang ating gasoline requirement is 87 ang minimum pataas. So dito naman sa Pilipinas, tayo ay 90 pataas yung ating octane. Kaya pasok naman yon sa requirement ng generator na ito. Ayan. So makikita natin yung sidings nya. Andyan yung markings natin ng Phil King, your best choice, PK9000IE2RA. So 9000 yung kanyang declare dito. Pero actually kaya niya talagang mag-produce sa 9.5 kilowatt. Pero yung running niya is 7.6. Napakalaki niyan mga ka-Best Buys. Hindi natin mauubos basta-basta yan kung regular na bahay lang tayo. Ito kaya nito magpatakbo kahit hanggang 4 na aircon. Ganito kalakas. So,
Yung ating 4-2, kaya magpatakbo ng dalawa. Ito, kaya niya magpatakbo kahit apat pa. Ganun siya kalakas. At ang nagustuhan ko rin dito, napakatahimik nito tumakbo. So, compared with 7,500, mas type ko yung takbo nito kasi barako na matahimik. Ito kasi, medyo mas malakas ng konti. Maybe because dahil hindi masyadong fit yung ibang components nito, not unlike this one. So, itong presyo nga pala nito, mga ka-Best Buys, is 135,000 including the ATS. So, whether you like it or not, talagang kasama siya sa package yung 135,000 with ATS. So, gagamitin nyo mo ng ATS o hindi, pero mas the best pa rin kung dadaan siya sa ATS para ma-maximize yung kanyang capability, yung kanyang full capability dahil nandiyan na yun eh, nandiyan na nasa lahat, nasa kanya na yun eh. So, i-harness lang natin yung mga pupwede nating gamitin na functionality sa kanya. Ito nga palang unit na ito ay nagre-required ng 10W30 na viscosity na oil. So, mahigit 1 liter yung kanyang laman. So, makikita naman natin yan kung papaano, kung gaano yung pinakamagandang level ng oil. So, hanggang bago matapon, yan lagi yung nire-recommend ko sa ating mga kliyente. Hanggang bago matapon. So, ito naman yung kanyang user manual. Ayan, medyo makapal na rin yan. Hindi yan tulad nung ibang generator dyan na tatlong tuping papel. Tatlong tuping, isang papel lang. So, magbasa din po tayo ng mga instruction at saka mga warnings and mga tips dito sa ating mga generator. Kasi yan naman ay hindi ilalagay dyan ng pampalamuti lang. Talagang dapat basahin yan. So, sa likod nitong generator natin ay meron siyang yung muffler niya. So, makikita natin meron siyang screen para sa noise reduction pa uli para sa halip na buo yung pagtapo ng noise ay napipigilan na ano siya, nag-scattered siya para hindi masakit sa tenga, no? So yan po yung partial na review natin dito sa ating 9.5 kesa dito. Mas type ko yung ano nito, yung kanyang binabatong ingay. Solid, malaki. Pero, ano naman, maganda yung output niya, tahimik, pino. So, hindi natin madidescribe yan, not unless ma-test natin siya. No? So, for the next video, ititest naman natin yung kanyang generator. Papaanda rin natin yan para makita ninyo kung paano siya start. And, marinig nyo yung tunog nilang dalawa. Ano? So, set up natin yung LPG. Ayan. So, any LPG, pwede natin gamitin. Ano, ito. Dali natin sa kanya. Napakadali lang nito, mga ka-Best Buy. So, nilagyan ko na yan ng oil para diretso na tayo. So, madali lang naman yan eh. Sandali lang yung lagyan ng oil. So, ito filled na yan, dalawa na yan. Pwede, ready to fire na yan. So, set up muna natin. Okay, mga ka-Best Buy, so, nakakonect na yung host natin dito sa ating generator. Open natin. And then, lagay natin dito sa LPG. And then, yung main switch natin, naka-on dapat yan. Yung main breaker natin, naka-on dapat yan, supposed to be. Pero, wala pa tayong output ngayon eh. Hayaan na muna natin. Okay, so pwede na tayo mag-start, palagay ko. Para makita nyo rin pala muna na wala talagang laman tong gasoline nya, no? 0-0 talaga siya, oh. Kung makikita natin doon sa loob, yung red nya ay nakabagsak talaga. And then, silipin natin yung mismong tangke. Ayan, oh, walang gasoline. Wala siyang bahid. Ayan po, kitang-kita naman natin, walang kalaman-laman. So, ayan. Naka-on na. And then, pwede na tayong mag-remote.
Okay. Miss yung ating unang trial. Ayan na. So dyan makikita natin ang running hours niya. 0. Pero na-trial na kasi ito ng 1 hour, kaya meron kanina nag-register. Ngayon, running hours na yan. So yan, meron na siya naka-register na 1 hour. Na-trial na kasi natin yan. And then, ang voltage niya ay 224. Ayan, bumalik po siya sa running hours. From the time na in-start natin, so 0-0 siya. 60 Hz. Ang power niya, wala pa tayong power na ginagamit. Okay. So mga papansin ninyo, napakalaki ng engine ito. Pero tingnan nyo kung gaano katahimik yan. Tapos napansin ko rin ano, kapag sa LPG, hindi siya ganun kainit yung kanyang binibigay na usok. Hanggang dito, tolerable ko pa siya. Oh. So, tatagal yung kamay ko. Ilang inches lang yung pagitan niyan. Pero pag gasoline yan, hanggang dito mainit yan eh. Oh, napaka, pati yung amoy nga pala nito mga ka-Best Buys, para kayong nagluluto lang. Yung amoy ng LPG talaga, as in, kasi syempre LPG nga eh. Amoy LPG talaga yung output niya, syempre. Compared with gasoline, medyo nakakasulasok pa eh. Syempre, lalo na kung diesel. Ito palagi ko, mas healthy ito, lalo na sa mga may asthma. Dahil, hindi masyadong nakakasulasok yung amoy niya. So i-try muna natin yung kanyang idle off kung gano'n siya kalakas. Yan. Yan ang medyo nakakatakot na tunog. Kasi alam mo na medyo malakas kumonsumo ng gasolina. 2 minutes working. So, patipirin natin ng konti para hindi naman masyadong matakaw, ano? Ayan. So, yan talaga yung pinakagusto ko dyan. Yung minor na minor lang siya. Kasi alam natin na, ano, hindi siya kakonsumo ng masyadong malaking fuel. Okay? So, i-off muna natin to at i-test muna natin itong 7.5 sa kabila. O nga pala mga ka-Best Buys, akala ko kanina hindi siya mabubuhay kasi nababad namin sa main switch on. Yung pala, nag-automatic pala siya na mamatay ng kusa kapag hindi ginagamit. Ito kasi kapag may ATS, sinacharge din ng ATS yung battery mismo para hindi malobat. Eh ngayon, nalaman ko na mamatay pala siya ng kusa once na naka-standby siya. Kaya, goods, napakaganda. Kahit na malimutan natin. Okay, ngayon patayin muna natin. Battery check po tayo. No, yung ating battery nga pala ay lithium ion pack. Ayan po yung ayan. So mamaya naman, para malaman natin kung talagang working yung kanyang carbon monoxide sensor, ikikulub natin tong generator na to para malaman natin kung talagang nag-work yung kanyang carbon monoxide. So hindi ko lang alam kung mamamatay siya if we are using the LPG or gasoline lang yon. Hindi ko kasi sure kung nag-i-emit ng carbon monoxide itong LPG or yung gasoline lang. So, pag-aaralan muna natin kung paano siya matitrigger yung ating carbon monoxide. Ano? Ayan. So, napansin ninyo, ganyan na yung nangyari sa akin nung na-test ko to nung una. So, akala ko, naiwan ko kasi na naka-on yung kanyang main switch kaya palagi ko, sabi ko, nalobot yata yung battery ko. Ha. Sabi ko kay Mrs. ako magpapa-video. Eh ngayon, nung nakita nyo, diba, namamatay siya ng kusa, ibig sabihin nagka-cut siya ng kusa yung battery niya, yung supply ng battery kapag hindi nagagamit. So, at sa ganung paraan, hindi siya malolobat ng gusto. So, since namatay siya ng kusa, i-off na lang rin natin para makasave tayo ng energy. Okay?
So for the next video tayo po ay magkakandak ng actual load test and i-activate po natin yung kanyang carbon monoxide sensor. Para sa inyong orders, comments, and suggestion ay maaari po kayong mag-text o tumawag sa aming cellphone number at bisitahin ang aming mga social media account sa Facebook, YouTube, and TikTok. Maraming salamat mga ka-Best Buys. Mag-ingat po tayo palagi.